Napuno ng kantahan at papuri ang pagsisimula ng Semana Santa. Milyon-milyong Katoliko ang nakiisa sa Palm Sunday sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Gumaca, Quezon, nagsama-sama sa Cathedral ng San Diego de Alcala ang mga mananampalataya. Animoy mga anghel ang mga batang umaawit sa harap ng simbahan. Kanya-kanyang wagayway rin para mabendisyonan ang mga deboto sa Siquijor, Isabela, Batangas at Maguindanao. Ang Palm Sunday ay ang pagdiriwang sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Para mas maramdaman ang Semana Santa, may kanya-kanyang panata ang mga deboto gaya sa Calaca, Batangas. Nagsasagawa ng pabasa ng mahal na pasyon ni Jesucristo sa 40 bahay sa kada barangay. Isang araw na nanatili sa kada bahay ang krus at ang pasyon. Sa huling araw, dadalhin ito sa simbahan ng parokya. Doon babasahin at tatapusin ang mga huling pahina ng libro ng mahal na pasyon. Sa tuwing sasapit ang Semana Santa sa Coronadal, nakasanayan na ng mga residente ang pagbisita sa imahe ni Birheng Maria. Matatagpuan ito sa bunganga ng kuweba sa gitna ng gubat. Nakapagpapagaling umano ang imahen ng mga may karamdaman. Ang iba nga, dumarayo pa sa lugar at sumasalok ng tubig mula sa kalapit na bukal. Isa namang malaking krus na bato ang dinarayo ng mga deboto sa Pasukin, Ilocos Norte. Hindi bababa sa 10 talampakan ang taas nito. Mahigit 70 taon na ang nakalilipas nang dahil sa panaginip ng isang retiradong US Army, ibinaba sa bundok ang krus na bato. Sa kalumaan, nilagyan na ng frame ang batong krus. Tuwing sasapit ang Semana Santa, madalas itong napupuno ng mga bulaklak at kandila mula sa mga deboto. Sa Iriga, Camarines Sur naman, dinarayo ng mga namamanata ang Inorogan Chapel sa itaas ng bundok. Bukod sa mahigit 4 na siglo ng imahe ng Pieta o Nuestra Señora de las Augustias, may mga bagong life-size Stations of the Cross. Sa main entrance pa lang, bubungad na ang malaking Last Supper. Inayos na rin ang daanan patungong Batong Buhay kung saan maaaring magpahinga at magnilay-nilay ngayong Semana Santa. Rida Reyes, GMA News.